Good morning, good morning. Sa araw na ito guys, magluluto tayo ng isang masarap na ulam. Ayan, nakikita nyo sa ating harapan ngayon guys, yan yung ating lulutuin sa araw na ito. Iluluto ko naman ngayon guys yung ating ginataang tilapia. Ipapakita ko sa inyo ngayon guys yung ating namang mga kailangan ditong sangkap sa ating lulutuing ginataang tilapia. Uunahin na natin dito guys sa ating luya, ayan, or ginger. Inislice ko lang siya ng ganyan kalalaki guys. At meron tayong sibuyas, ayan. At syempre hindi mawawala yung ating bawang, ayan, may bawang tayo. At meron tayong salt na 1 teaspoon, ayan. At syempre meron tayong pamintang powder at meron tayong tomato or yung kamatis, ayan. Dahil ginataan yung ating lulutuin, hindi mawawala yung ating coconut milk or yung gata ng niyog, ayan. At meron tayo syempre siling haba or siling green. At meron syempre tayo dahil ginataang tilapia yung ating lulutuin, meron tayong tilapia na 1 1/4 kilo ito guys. Dahil malalaki yung nabili nating tilapia. Ayan, kung napapansin nyo guys, nilagyan na natin siya ng hiwa or yung slice sa kanyang kabilang side. Ayan. At nilamas na natin niya ng asin, ayan. Dahil ipiprito pa natin yan siya guys, ayan. Ayan yung ating lulutuing ginataang tilapia sa araw na ito guys, ayan. 1 1/4 kilo yan guys. Meron tayong pichay, ayan. Gagamit tayo ng pichay dito guys sa ating ginataang tilapia. Ayan yung ating mga sangkap na gagamitin sa ating lulutuin sa araw na ito na ginataang tilapia. Tara guys, lulutuin na natin ito. Excited na rin akong iluto itong ating ginataang tilapia. Ayan, tara, lulutuin na natin. Umpisahan na natin. Una natin gagawin, nagpainit na tayo ng mantika sa ating kawali. Ipiprito muna natin yung ating tilapia bago natin siya gawing ginataang tilapia. Ayan. Pa-fried muna natin yung ating tilapia, guys. Ayan, pa-fry lang natin ito, guys. Ayan, kasya yung dalawang tilapia dahil medyo malaki yung ating kawali. Mabilis lang naman itong iprito, guys. Hindi naman natin siya talagang tustahin ng husto sa prito. Bali, lulutuin lang natin pati yung kabilang side, tapos sit aside muna natin siya. So na yung ating pangatlong tilapia guys, sit aside muna natin yan siya guys. Ayan, ito na guys, proceed na tayo sa pagigisa ng ating mga ricado guys. Ayan, maglalagay lang tayo dito ng mantika sa ating mainit na kawali guys. Ayan. Ayan. Una na nating ilagay yung ating luya. Ayan. Medyo dinami-damihan ko ng luya guys para mas mabango yung ating ginataang tilapia. Para matanggal niya yung lansa ng ating tilapia. Mix lang natin, palabasin lang muna natin yung aroma ng ating luya. Sunod na nating ilagay dyan guys yung ating bawang, ayan. Dinami-damihan ko na rin yung ating bawang guys para mas mabango yung ating gagawing ginataang tilapia. Lagay na rin natin guys yung ating sibuyas na pula, ayan. Mix lang natin siya. Lakasan ko ng konti yung ating apoy. Ayan. Next nating ilalagay dyan guys yung ating
tomato or yung ating kamatis. Ayan, lagay na natin yan siya guys. Lulutuin lang natin ng bahagya itong ating kamatis. Talaga namang gisadong gisado ang ating gagawing ginataang tilapia. Ayan. Lalagay na natin ngayon dito guys yung ating coconut milk. Ayan. Yung ating gata. Lagay na natin ito guys. Yung ating coconut milk. Ayan. Isang buong niyog po ito guys. Ayan. Lagay na rin po natin yung ating 1 teaspoon na salt. Ayan. Lagay na natin ito guys. 1 teaspoon lang po yung ating ilalagay dito guys. Mag-a-adjust na lang po tayo mamaya kapag kulang pa siya. Siyempre, ilagay na rin po natin yung ating black pepper powder. Ayan. Or pamintang powder. Ayan. Lagay na natin ito guys. Kukuluin lang muna natin itong ating gata ng 2 minutes bago natin ilagay yung ating pichay at yung ating ceiling green or yung ating ceiling haba. Kukuluin lang muna natin siya guys. Hindi na natin siya tatakpan. Hahayaan natin siyang kumuyan hanggang sa medyo lumakot pa ng kunti yung ating gata or yung ating coconut milk. Ayan. Napakasarap nito guys. Lalagay na natin ngayon guys yung ating pichay. Ayan, ito yung ating pichay guys. Lagay na natin yan siya guys bago natin ilagay yung ating tilapia. Kasi luto na yung ating tilapia guys, diba? Kaya papahuli na lang natin siya. Ayan. Tapos ilalagay na rin po natin yung ating ceiling green. Ayan. Lagay na natin yan guys. Para talagang mabango yung ating ginataang tilapia. Tapos ngayon guys, lalagay na rin po natin yung ating tilapia. Lalagay na natin itong ating tilapia dito guys. Ayan. Napakasarap na ito guys. Ayan. Ayan. Napakabango na itong ating nilutong ginataang tilapia. Ganun lang gagawin natin dyan guys. Bali paliguan lang natin siya sa gata. Ang gagawin natin ngayon guys is titikman na natin yan ngayon guys. Kung tama na ba yung ating nilagay na mga pampalasa dito sa ating ginataang tilapia. Titikman ko guys ha. Ayan. Napaka-creamy guys at napaka-sarap. Talagang tamang-tama yung ating nilagay na mga pampalasa sa kanya guys. Tamang-tama yung ating salt na nilagay. At tamang-tama lang din yung ating nilagay na coconut milk sa kanya. Napaka-sarap. Pakuluan lang natin siya ng siguro mga at least 2 minutes. And then isa-serve na natin siya guys. Ready to serve na yung ating ginataang tilapia after 2 minutes. Ganun lang kasimpleng lutuin ito guys. Napakasarap na pang ulam. Ayan. Babalikan natin siya guys after 2 minutes. And then isa-serve na natin yung ating ginataang tilapia sa araw na ito. Ayan, napakasarap na ito guys. Nakikitang-kita naman, no? After 2 minutes, ayan, isa-serve na natin siya. Wow, ayan, ito na yung ating
ginataang tilapia. Ayan, napaka creamy niya guys, nakikita nyo di ba? Napakasarap niya. Luto na siya guys. Bale, ang gagawin natin ngayon is titikman na natin ito ngayon kung gaano talaga kasarap itong ating nilutong tilapia. Ah, ito na guys, titikman na natin ito. Kuha tayo ng tilapia at kamatis. Ayan, kita nyo guys, napakaganda ng pagkakaluto niya guys, oh. Titikman ko na guys. Ang sarap. Tamang-tama yung ating nilagay ng mga pampalasa sa ating ginataang tilapia sa araw na ito. Ayan guys, kung may natutunan kayo sa ginawa nating recipe sa araw na ito, ayan, huwag nyong kalimutang i-click yung ating subscribe button dyan guys, at i-hit nyo na rin yung ating notification bell para magiging updated po kayo tuwing mag-upload tayo ng mga bagong video dito sa ating channel at sa aking page. Dito nga pala sa ating channel at sa aking page is nag-upload tayo dito ng about sa cooking and adventures. Ayan, hanggang dito na lang guys, at salamat sa panonood at kakain na tayo. See you next vlog and bye bye.